Hello, hello, Baguio! At first stop nga natin for breakfast ay ang Cafe by the Ruins. By the way, kung kakain kayo dito ha, kailangan magalat kayo ng budget kasi medyo pricey ang food. Pero alam nyo ba na isa ito sa sikat na kainan dito sa Baguio? Sikat dito yung mga breads nila and meron din naman silang mga rice meals. Pero syempre ako ang in-order ko rice meals kasi buong araw kami maglalakad, susunitin namin yung araw namin, kaya kailangan marami akong energy. Tsaka, takot ako magutom. If I were to give my rating at 7 over 10, well, para sa akin, namalan lang ako sa 400 na in-order kong bangus rice meal for breakfast. Though marami naman yung serving, pero para sa akin, mahal pa rin siya. Dito ko masusubukan kung talagang water resistant yung phone ko. Lakas na ulan, guys. Ang next stop namin is Mount Kalugong or sa Rocky Mountain Adventure. Medyo naligaw pa nga kami kasi dalawa pala yun. So pagdating mo sa dulo, pag nasa left side ka, mayroong trail doon going to Mount Kalugong. And then so on your right is yung Rocky Mountain Adventure. Pero we went dun sa bandang left, which is dun sa Mount Kalugong. Pero anyway, nandun na kami, so gusto na rin namin siyang akyatin. So, ayan mga beshies. Papunta kami sa Mount Kalugong. Umuulan kasi bagyo levels ngayon dahil sa bagyong paeng. Kaya lang, ayan. Tuloy ang gala. Andito na kami! Sasamahan niyo kami, akit kami ng Mount Kalugong. Ayan, kasama ko aking mga besties. So, after namin mapagod umakyat, eh, pagdating namin sa dulo, ayun pala, sarado yung Mount Kalugong. So, wala kaming choice, bumaba kami ulit. At eto na nga, lumipat na lang kami dun sa sinasabi ko sa inyo kanina na dapat kumanan kami. Kasi kung kumanan kami, papunta kami sa Rocky Mountain Adventure. Wala actually sumalubong sa amin. So, medyo ramdam ko na noon na baka sarado siya dahil nga maulan. Wait, kay drama face muna tayo. Starring Kristen Cruz. Through the endless daydream, I see you. So, ayun na nga, nakarating nga kami sa Rocky Mountain Adventure. At tama ang hinala ko mga besh, sarado nga sila. Kaya pala wala pala talagang taong sumalubong sa amin. Pero nakakatuwa kasi hinayaan nila kang mag-explore pa din kahit sarado sila. Isa na nga sa pinagmamalaki nila dito ay ang napakagandang view ng La Trinidad Benguet. Sinubukan pa namin umakyat. Kaya alam, medyo mabato nga sa taas, kaya kailangan talaga doble ingat ka. Pero yun nga, mas makikita mo yung napakagandang view. Promise, the best talaga dito. Sayang nga lang, kasi talagang meron akong pinipeg na picture dito. Kasi gusto kong magpa-picture dun sa buwan. Kaso ayun na nga, sarado sila, so wala yung nagbabantay. At hindi nila inaalaw kasi madulas din. Sad life, huhuhu. At since nasa La Trinidad na nga kami, tinayo na rin namin dito ang strawberry farm. Hindi kami masyado nagtagal dito kasi nga umuulan pa din. Plus, wala din kami makitang strawberries kasi sabi nung napagtanungan namin, sa December pa daw sana maganda talaga pumunta rito. Kaya ayun, bumili na lang kami ng tubig, tsaka syempre ang strawberry taco.
At ang next na pinuntahan namin ay ang Igorot Stone Kingdom. Well, habang ini-edit ko tong video na to, nabalitaan ko lang naman like last week yata or a few weeks ago na pinasara siya. Buti na lang napuntahan ko na. Hindi ako sure kung kailan siya bubuksan or bubuksan pa ba siya talaga kasi I think mayroong mga issues dun sa lugar. Pero anyway, kung hindi ka pa nakapunta rito, tara itutour kita. Dito sa Igorot Stone Kingdom, makikita mo kung gaano sila kagaling gumawa ng mga structures na gamit ang mga rocks. Makikita mo rin dito ang kanilang mga values, cultures, and traditions. Dito nga lang sa lugar na to, kailangan matibay ang tuhod mo kasi akyat kung akyat ang ganap dito. Hindi na nga namin tinangkang umakyat pa dun sa kabilang side eh. Isang side lang talaga yung in-explore namin. Pagod match naman kasi talaga. 100 pesos nga pala yung entrance na binayaran namin dito. And doon nagpunta kami, ang dami talagang tao. So, talagang maghihintay ka ng chance mo para makapagpa-picture sa kung saan mo gusto magpa-picture. Meron nga din ditong nirerentahan ng mga Igorot costumes. Kaya lang, syempre hindi na rin kami nag-try ng ganun. At dahil napagod kami sa mga pinantahan namin, lunchtime na, so kain-kain din pag may time. Kaya naman, dumiretso kami dito sa The Farmer's Daughter. Katabi lang ito nung isang tourist destination din dito na Tamawan Village. Ang mga rice meals nila rito nagsistart ng mga 160 pataas. Ang next naman na pinuntahan namin ay ang Mirador Heritage and Eco Park. Kung nakakapagod ang akyatan sa Igorot Stone Kingdom, pues, mas nakakapagod dito. Hindi ko actually nire-recommend siya sa mga seniors and kids kasi talagang nakakapagod ang pag-akyat-akyat dito. Pagpasok mo dito ay sasalubungin ka ng bamboo forest. Ang lakas maka-Japan feels ng lugar na ito. Medyo ang hirap lang kumuha ng magandang shot kung gusto mo talaga ng solo shot kasi ang daming tao. So, maghihintay ka talaga ng turn mo at medyo mahaba yung pila kasi isang line lang siya. After ng bamboo forest, pwede ka pang umakyat. At medyo mahabang akyatan at lakaran to kasi feeling ko ganun talaga yung naramdaman ko. Nanginig nga yung tuhod ko eh. Kasi we are actually looking for the Peace Memorial. Tapos makikita mo naman yung signboard. So may mga guide naman kung saan ka dapat pumunta. Kasi meron din doon rock garden. So hindi na kami pumunta doon. Kasi ang talagang plano namin is pumunta sa Peace Memorial. Pero ayun nga, medyo dulong-dulo pala siya at pinakataas siya. So talagang binaybay namin lahat ng pwede mong lakaran at akyatan doon. Pero kung tatanungin niyo ko kung sulit, pues sulit na sulit. Kaya nga kung i-rate ko tong lugar na to, it's 9 over 10. Kasi, yun nga lang, nakakapagod siya talaga, pero napakaganda ng view. Lalo na kasi, overlooking talaga siya. Kung usapang picture worthy lang, well, for me, this place is so Instagrammable. So, kung talagang mahilig ka mag-picture-picture, perfect tong place na to for you. Saturday nga pala kami nagpunta dito, so talagang ina-expect na namin na maraming tao, plus long weekend kasi noon. So, kung ang talagang trip nyo ay magpa-picture dun sa Peace Memorial, pues humanda kayo dahil ang haba ng pila dito. At alam nyo ba na after nyo mag-Mirador, ay pwede kayong dumiretso ng Lourdes Grotto. At ang kagandahan noon, meron kasing way from Mirador na paglabas mo ay maglalakad ka lang ng konti, then makakarating ka na sa Lourdes Grotto at kalahati na siya. So hindi mo kailangan akyatin yung buong hagdan doon. Buti na lang kasi napagod talaga kami sa Mirador. Kaya ayan, saktong-sakto to na at least hindi namin binaybay yung buong hagdan. At syempre, aside sa napakagandang view ng Baguio City, wala namang ibang masarap gawin sa Baguio kung hindi mag-food trip. So kakain na naman tayo. Snack time! This is Camiseta Hotel.
At dito sa hotel na to, makikita ang Vanilla Cafe. This is a place where you can dine and feel like a royalty. Ang masasabi ko lang, ang social-social tignan itong lugar na to. And, gaya na sinabi ko sa Mirador, napaka-instagrammable nitong lugar na to. Perfect na perfect sa aming mga titas of Manila. And if I were to give a rating, I'll give it a 9 over 10. Medyo pricey nga lang talaga yung lugar, pero nagustuhan ko yung pastang in-order namin. Plus, the service was good. And I really, really love the ambience. Oh, wag niyo kami i-judge ha. Pero kasi, after namin mag-Vanilla Cafe, nagpahinga kami saglit sa hotel and then we went to Viscos sa Session Road. Siyempre, hindi mo dapat palalagpasin ang stay mo dito sa Baguio without trying their strawberry shortcake. Hindi ako mahilig sa cake, mga besh, pero promise, this is so good. Their cake is a 10 over 10 for me. Hehe. At dito natapos ang aming first day sa Baguio. Overnight lang kami dito. Yung second day namin, ang plano namin was to stroll around Baguio at enjoy na lang ang cold weather. But sadly, mas lumakas yung ulan and hangin and mas naramdaman namin yung effect ng bagyong paeng. Plus, yung Burnham ay sarado na rin that time. And I think most of the tourist spots that day, sarado na din. So dahil nag-uubos na nga lang din talaga kami ng oras kasi pauwi na rin naman kami ng Manila, napadaan kami dito sa Ukay-Ukay sa Session Road. So, kung gusto nyo rin mag-ubos ng oras or gusto nyo rin talaga magtingin-tingin ng Ukay, marami dito. After that, dumiretso kami sa Baguio City Public Market. At dito kami namili ng mga ilang pasalubong. After that, nag-checkout na kami sa hotel and kumain kami sa sizzling plate. Mag-good day sana kami, kaya lang grabe talaga yung pila ng tao. From one kainan to another kainan. O, diba? Food is life tayo, mga besh. At nag-uubos na lang talaga kami ng oras kasi may ilang oras pa kaming natitira bago ang aming scheduled trip to Manila. Kaya naman, naisipan namin mag-ubos ng oras dito sa Ililikha Watering Hole. This is a food and art hub. Na-conceptualized by Eric De Gea, a renowned film director, writer, and a national artist, na mas kilala bilang si Kidlat Tahimik. Hindi ka maiinip dito kasi habang naghihintay ka ng food mo, pwede kang mag-ikot-ikot at i-enjoy ang mga art pieces. Meron nga din pala dito mga novelty and art shops, so kung meron pa kayong budget, well, let's support our artist. This place is a 10 over 10 for me. Kasi marami kang food choices, plus masarap naman yung food, and napaka-creative ng pagkakagawa nitong lugar na to. Wala nga palang entrance fee dito, so everyone is welcome para mag-ikot-ikot. Pero syempre, isupport naman din natin yung mga stores dito.
Nakakatawa lang kasi nga, last day na sana namin, ito na yung huling destination namin. Tapos bigla namang nag-brownout kasi nga may bagyo. So ayun, right after namin kumain, eh dumiretso na agad kami sa Victory Liner para umuwi ng Manila. Binagyo man tong bagyo trip namin. Okay lang naman kasi hindi pa rin naman matatawaran ang masayang memories ko with my besties. Till our next trip, Babet and Teen! And that's it for today, mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye-yers!